Hello guys, dito na naman si this is the second game between Cruel and Unreal PH guys. This is this is a show match between two of the Filipinos' finest StarCraft players guys. So itong upper right corner sa playing Terran si Cruel po guys, nasa hailing back from the northern part of the Philippines, while Unreal PH playing the blue Protoss from the Visayas region, Unreal PH guys. Now this is the second game guys, so if you haven't seen the game one, then check it out. It's a very ang ganda ganda ng fight nila. So Unreal naman making his first pylon in outside sa base ng ano niya, sa expo, sa labas ng base ni, sa labas ng base. Now Cruel just playing his safe, being made a supply depot back at the back of the mineral line para hindi makapasok yung probe dito. So ito guys, this is so much being hosted by Mighty Penny and Banga PH, being sponsored by ito po yung bago ba kayo, pag gusto kayong interesado kayong maglaro ng StarCraft, check nyo naman yung we have a Facebook page, sa check nyo yung Pinoy StarCraft na page, at pag gusto nyo maglaro, nasa US West Pinoy channel kami sa Battle.net guys. So marami-raming naglalaro, meron pang mga nag big game hunters, team games, iba-ibang mga games, marami kayo. So enjoy lang tayo dito guys sa StarCraft natin, maliit na community, but eventually babalik na nito sa maging active na lahat. So now Unreal making his first Zealot. He will try to harass Cruel by building a Zealot first. So anong kaya ginawa niya dito? He made his pylon outside sa expo niya is para mas madali yung distance between his opponent. So this is a very pressure build by very good pressure build by Unreal. So very micro intensive. Pag ikaw ang Terran, you have to micro it using marines and hiding from your depot. In between sa depot, pwede ka magpapasok dyan. You have to micro it well though. Kasi may mga sometimes kasi mga AI ng nito, yung Brood War is very hard. Minsan nakakainis. Now he sees the probe and Zealot. Now probe block the ang gandang ginawa ni Unreal. Binlock niya yung ramp ni para hindi makapasok yung marine. Now marines just going 3 hit by a Zealot will kill a marine. Now see, as you can see here, he will just go back and forth from that liit na lugar. Then the Zealot cannot attack that marine. So ang ginagawa ni Unreal, he will just ginagawa ni Unreal ito is he will just try to harass everything. He will just para hindi mano kasi it's very micro intensive, then you have marami kang ginagawa, mawawala ka sa build mo. Now second Zealot just arrived from the base of Cruel. Now the vulture is out there. So pag ganito may vulture, mahirapan na. You have to go back from that go back ka na kasi one vulture can kill 100 Zealot basta magaling ka lang mag-micro. That's the analogy. I mean that's the logic there. So babalik ka na lang talaga. Now well after that pressure build, ang ginagawa ni Unreal is just doing some standard builds, making his second gateway and Dragoon range and going for a fast for expansion. So at parang same lang yung paggawa nila ng expansion ni Cruel at ni Unreal. But pag ikaw Protoss ka, you have to have more expansion than the Terran. Yun talaga ang ratio dyan. So now Cruel just sending more
sending an SCV to scout kung anong ginagawa ni Unreal kasi hindi pa siya sure kung anong ginagawa niya if he is going for a Dark Templar river drop. So maraming options yung Protoss dito. He will just stall yung Terran kasi pag maging may Terran ball, I mean yung Terran tanky vulture ang rami, then mas mahirap na, mahirapan ang Protoss. Now, the same thing sa first game, guys. May bunker in front just to stop any harassment for the Protoss. SCV, wala, nagsasunby lang. Tanky. Now, tanky. My vulture. Two tanks is decision. Ang ginagawa niya, dalawang tanks ano. I think he will go for a pressure attack, dalawang tanky at vulture. So, I think that is the strategy of Cruel. He will just try to pressure the Protoss kasi pag mas marami din tong base yung Protoss, talagang mahirapan din ang Terran. So, ano lang sila, playing mind games. Nothing new here. Just trying to ano lang, nagbibigayan kung sinong mawala sa build orders nila. Now Unreal making two more dragoons and he's going again for a Dark Templar, guys. So like I said, Unreal really loves his Dark Templar. Ito na naman, first game it was the same strategy, milking Dark Templars, but it didn't go so well sa Protoss. Now the first vulture died, guys. So ito na yung pressure attack ni Cruel. Atras talaga yung Terran kasi mas rami-rami yung ano attack ni Cruel dito. He has 4 marines, 2 vulture and 3 tanks. So ang gagawin niya dito is he will just plant mines in front of the base of the Protoss. Tapos diyan while Unreal at the moment he is just flanking the Terran army. He will try to kill as much as possible dito, guys. He needs to kill the tanks, but here comes the vulture, guys. The sneaky vulture just kinacrossover niya yung tanki while attacking this main attack. He didn't know na may dalawang ano pala, may apat palang tanki vulture dito na he's harassing the mineral line of Unreal. Now parang dihadong-dihado tong ano dito ang Protoss kasi there's ang raming namatayng probe, guys. So ang dragoons na stuck up dun, hindi naka-realize na the base of ano of their base is being attacked by two vultures. So as you can see, wala the mining time of the Protoss, parang ano talaga delayed talaga, guys. He's crumbling ala, parang na wala na sa ano, na pressure na talaga yung si Unreal sa ginagawa ni Cruel. Now he's transferring again 5 probes to the main base, to his main base, pero damage has been done, guys. Pa ano na talaga, advantage yung Terran. Now while doing that, si Unreal naman making his fourth factory, guys. Ito na, guys, yung sinasabi ko eh. He is making a lot mass units na. Then after that he will try to push, but as you can see, Unreal will do as much kailangan niya i-harass din yung Terran kasi pag hindi niya i-harass yun, maano talaga siya. At the moment ano talaga siya, he's very far, Cruel is so far ahead. Anong late na talaga siya. He has only 26 probe while the Terran has 36. Supposedly ano, opposite yan, mas marami yung probe yung kay Cruel, yung Protoss. Pero just sa ngayon kasi ang ganda kasi ng ginawa ni Cruel eh. He pressured build and a sneaky vulture na kino-crossover, pinatight lahat ng maraming probe dito sa mineral line ng Protoss. Yun ang nagbigay ng ano, advantage sa Terran.
while doing, he is spreading out his Dark Templar. Now the scan is being used, pero wala, tumakbo. Ang galing. Tumakbo talaga, ang galing ni ano, Unreal. Yan ang ginagawa niya, just to ano, to waste the scan. Well, four vulture just doing, just roaming around the map. Sa ngayon ang Terran is ano, has the map control. He has everything. No, wala pang observer. So mahirapan ang Protoss ito. Baka may mga mines na naka-plant lang. So hindi talaga kailangan mag-overextend to unless may ano, observer, guys. Sa ngayon, third expansion na si Cruel, guys. So ano na, after this third expansion, that will be very much ahead talaga ang Terran. Kasi wala pang third yung nan eh, Protoss eh. Pero naka-catch up yung probe count ni ano, ni Unreal, pero anong magawa mo pag puro ka lang probe? So he needs to make more units. Now scans are being used to see what's the component or what's the composition of the Protoss. May ano siya, Dark Templar, Dragoon, and Zealot. Pero I don't know if he has speed. I will check. Wala pa. Upgrades, tignan natin. 0-0. Upgrades ng Terran is 0-0. Wala pang upgrades. So they are just using, they're just making more units, guys. No upgrades as of now. Now, drops are being used. This is ang ganda ng ginawa ni ano, ni Unreal. So, ito yung ginawa niya, yung drop, just to ano, to harass the Terran. Kasi ang ano siya eh, late na siya sa fight nila. So he needs to do something. But that drop is being denied by a lot of tanke. Now SCVs were being transferred. Now they will come back, I think. SCVs are not wala pang ginawa, pero ahead pa rin. Ahead na yung Proto sa SCV counts, guys. So okay pa yung nana, parang na balance na yung fight. So tabla-tabla na yung ano, sitwasyon ngayon sa dalawa. Pero I think still ahead pa rin ang ano, ahead pa rin ang Terran. Now vultures are pinaatake na yung vulture, tank, mga zealot. Nagre-ready na yung zealot sa ano, to defend this attack, guys. Ito na yung tanke. The push is, ito na yung push. May mga, ito na yung attack ng Terran. Umatras na sila. Tank, only 4 dragoons. Wala na to. Ang raming tanke at vulture. Late, but drops. Dark Templar drops ang ginawa ni Unreal. Ang ganda ng ginawa niya. But still, I don't think this is enough for the Protoss. Ang rami talaga ng Terran. Dragoons. Still, meron pa dragoons. He needs to siege it up para patay talaga yung dragoon. Now, Unreal needs to make a lot of zealots to destroy this ano, tank line. Walang magawa. Ang Protoss ito, pag na-contain na, guys. Here comes the zealot. Just ano lang, nagsa-standby yung mga zealot, guys. Now, shuttles will pick up 4 zealots just to drop in front of the tank line, guys. Ito yung ginagawa ng mga Protoss eh. They will try to to drop in front of the tank line para mamatay yung mga tanke sa mga splash damage ng tanke din. So here comes the drag. Mind drag. Walang nagawa siya, guys. Ito yung drop. He needs to do it at the same time. Pero wala eh. Wala. Walang follow up. Now he will use his Dark Templar. His lovely Dark Templar. Pero wala. The contain is still on. Is off online. Wala na. Anong gagawin ni Unreal dito? Wala siyang mga
Ano kaya gagawin niya? Ano yung anong gagawin niya? He has only 4 dragoons and some zealots, pero units are still ano ang macro ni Cruel. Ang ganda, may mga tanke at vulture pa sa base. So, meron siyang reserve ba na army, guys. Ubos yung 4 na dragon. So, basically, wala na tong ano, wala na tong Protoss. Parang I think game 2 will still be Cruel's game. Dark Templar, wala. Anong wala na, na denied yung third ni Unreal. Shuttle Vulture in front, wala na. So ang gagawin na lang talaga ni Unreal is going for an Arbiter. I think Arbiter can do something sa base. He can try to recall it, pero parang late na. Wala na siyang, hindi pa nga nakagawa ng Arbiter. Ito na, may Arbiter, guys. Zealot. Tanke. But he has a lot of turrets. Meron pang Goliath. Anong gagawin mo? Uy. So, as you can see, natignan niyo yung ano. Ang raming tanke in front sa base sa Terran. And ngayon, the Terran is just building a lot of, one more command center sa base ng dito na base. So while doing the contain, nag-expand din si Cruel. This is parang lumalayo na yung gap between the two, ang Protoss at Terran. Now here comes the desperation attack by Unreal PH, pero hirapan na stack up siya dun sa ramp eh. Now the contain, he needs to destroy this contain as fast as he can, kasi pag ano, may mga reinforcement pa, more reinforcement ang coming. Oy, wala na. Ang raming tatangke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marami talaga yung tangke. Now, he will just go and push without sieging up, I think. Pero wala, ni-siege up pala. Pinatay talaga. Overkill. Walang nagawa si ano, Unreal. He doesn't know what to do anymore. No more units. 2 base against a 4 base Terran. Wala. Tangke, 1-1, upgrade. Protoss 1, plus 1, wala. This is GG, guys. Talo talaga si Unreal dito. This is game 2. I think Cruel gets game 2, guys. Wala pa, hindi pa nag-GG si Cruel. I mean, Unreal. That's GG, guys. Nag-GG na pala. GG.